Tayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 28 na linggo ng pangkalimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal habang tayo'y nagkaroon ng sinodo ngayong buwan. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tagaroma na sa pamagitan ng pananalig at panampalataya, ang tao ay magkaroon ng kaligtasan at hindi ang pagsunod sa mga tradisyon at mga kautusan. Sa ating ebanghelyo ngayon ay pinapahayag ng ating Panginoon na ang mga iskriba, parisiyo at iba pa mga otoridad ay walang ibang ginagawa kundi ang uusigin o patayin ang mga propita, ngunit ito naman ay kanilang pinagtayuan ng mga monumento paalaala sa kanila. Na ang buhay ng pagsasaksi ng mga propita ay dapat nilang isabuhay sa kanilang buhay. Tayo rin ay tinatawag na magkaroon ng buhay gaya ng pagsasaksi ng mga propita, ng pananalig na matibay, ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan, hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Lumulog po tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inawang kaganang loob
ay manguna at sumubaybay sa aming paumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ay itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid. Sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi nating pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propitang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sumang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatay nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa. Dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itinatag ang sanlibutan. Nagmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugin ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalabhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsan na siya ng mga eskriba at ng mga parisiyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Medyo maulan-ulan at kulimlim. Ngunit hindi ito alintana na kayo ay magpahayag ng inyong pagmamahal sa ating pong Jesus Nazareno. At narito kayo upang inyong ipahayag ang inyong pananalig sa Kanya. Ano ba ang pananalig? Ang pananalig ay siyang pagpapahayag ng pagsupo ng sarili sa tagapaglikha ng isang nilikha. Tayo ay nilikha ng Diyos hindi upang hadlangan o dili kaya upang kitlin ang mga paraan na magpapahayag ng pananalig o dili kaya ay magkaroon ng pagpapahayag bilang isang propita na kung saan pagtibayin at palalimin at lalo pang buhayin ang pananalig. Pero nakakalungkot dahil sa iba't ibang mga panahon, ang lahat ng mga nagtuturo
tungkol sa pananalig at kung paano ito bubuhayin o dili kaya pasiglahin o dili kaya palalimin ay siya mga taong kinukutya, ay siya mga tao na inuusig at pinapatay. Ganon ang ginagawa nila sa mga taong tinuturing ng mga propita. Ang propita ay mga taong nagpapahayag sa mensahe ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, Beso 27 hanggang 54, ang ating Panginoong Hesus, matapos na humingi ang mga iskriba at mga parisiyo ng palatandaan mula sa langit at mga himala na gusto nila makita sa ating Panginoong Hesus, ay sinasabi niya na kawawa kayo dahil ang mga pinapatay ninyong mga propita ay isinasagawa ninyo ng mga libingan magara o mga monumento. Na ibig sabihin, sila ay kasabwat at nag-approve sa ginagawa ng kanilang mga ninuno na pinapatay ang mga matutuwid, ang mga propita, at sila naman ay gumagawa ng libingan ito. Na ang pagpapahayag ng ating Panginoon na tayo na dapat mamuhay sa pananalig ay dapat maging matapat, totoo, at laging ang batayan ng ating pananalig ay hindi lang ang tinuturing na makitid na pagtingin sa mga dogma, doktrina, tradisyon, kautusan o mga batas. Bagkos ating palawakin ang ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 3, Verso 21 hanggang at 30, ay ipinapahayag na ni San Pablo na hindi sa mga tradisyon, hindi sa tinuturing ng mga batas at mga kautusan na isulat sa mga aklat ni Moises at ang pagsunod nito na siyang tunay na makapagligtas sa tao, bagkos ang pananalig na tunay. Ang pananalig na tunay ay may batayan at ang batayan ay ang malalim na ugnayan sa Diyos na ayon pa sa ating Salmo 129 ngayon na kahit sa gitna ng paghihirap, tayo ay dumudulog sa Panginoon. Tayo ay nananalig sa Kanya sapagkat sa piling ng Puong Diyos may pag-ibig at pagtubos sa lahat ng mga nananalig. Kaya, tama yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng mga hindi nabubuhay sa tunay na pagpapahayag ng pananalig o ng pananampalataya ay nasa makitid lang na paraan sa mga tradisyon, sa mga palamuti ng relihiyon, at hindi sa mga esensyal na siyang tunay na batayan ng ating ugnayang makapagligtas dahil naugnay ng malaliman sa Diyos sa ating kalinisan sa sarili, sa ating taimtim na mga panalangin at pagnilay-nilay, sa ating mga ginagawa na mga mabuti at ugali na may kabutihan sapagkat tayo ay nakipagkapwa-tao at gumawa ng paraan na ang Diyos ay mapahayag sa Kanyang kabutihan sa ating paggawa ng mabuti at sa ating una sa lahat pagpapahayag na ang pagmamahal sa kapwa ay isang pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos at hindi na tayo'y magmahal sa Diyos ngunit kinaputan natin ng ating kapwa. Dito sa ating Ebanghelyo ay nagsasabi sa atin sa ngayon na hindi dapat hiwalay ang tradisyon sa ating pananalig o tunay na batayan para sa pananalig na siyang una sa lahat ang pagkaroon ng pagsabuhay ng panampalataya na masigla, panampalataya na may kongkrito na gawa, panampalataya na naipahayag at naibahagi sa iba sapagkat ang ating pananalig at panampalatay sa Diyos ay magkaroon lang
ng pag-unlad, magkaroon lang ng pagyabong kung tayo mismo ay nagsasaksi nito, kung tayo mismo ay handang mag-alay ng buhay para sa ating pananalig sa Diyos. Ang pananalig ay hindi po isang mga ideya o dili kaya doktrina o dili kaya isang tradisyon o dili kaya isang kalakaran na maari lang nating isaalang-alang at pagwalang bahala. Ang pananalig ay siyang esensyal ng buhay na kung saan tayo ay natunay na nanalig kapag ka buong-buo ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao sa Diyos. Liban sa pagsuko, mayroon din tayong pagbabago o pagbalik-loob sa ating sarili. Pagbabago upang kung may ugali tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay dapat palitan natin. Paano tayo magiging tunay na Kristiyano kung ating ugali ay masama? Paano tayo maging tunay na Kristiyano kung tayo ay nagsusuporta ng mga masasama? Maaring mga leader man o mga tao na kaibigan mo at sinusuporta mo kahit sila'y kurapot, kahit sila'y masama, hindi po tayo Kristiyano na ganon. Kinakailangan na kung tayo Kristiyano, ang pananalig natin ay napahayag din sa ating pagkakaisa na ating baguhin ang sambayanan at ang lahat ng mga masasama na naroon, ating gawin ang paraan na sila'y magbabago at magbalik loob, at kung hindi, sila'y palayasin sa kanilang posisyon upang ating maitayo ang tunay na sambayanan ng mga nananalig ng Diyos. Ang pananalig ay hindi po isang eksperimento ni isang tinuturing lang na ating mga hinahanap-hanap sa mga pangarap sa buhay. Ang pananalig ay konkreto na pagsabuhay na mayroong Diyos na mabuti. Kaya ating isabuhay ang kabutihan, pagbabalik-loob, papayapaan, katarungan, at higit sa lahat ang pag-ibig sa Diyos na napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Madalit sabi, tayo ay mga Kristiyanong nananalig kapag ka nakikita sa buhay natin ang buhay ng isang tunay na gumagawa ng mabuti at laging nagsentro sa puso sa Diyos na siyang pumapanginoon sa ating mga puso at buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatutuhanan tayo sa ating mga gawain. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos
Sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak katinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong baswasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalaw sa aming paghahain upang sa ginap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaulatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparinito na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mahiyag kahit ito ay walang anumang may daragdag sa kaladikilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang ang kami rin iyong pinakahirapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa inyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani repatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Juan Debio, ni Isaac Jokes, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang humiginawa sa likohong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement: available na po ang ating mga All Souls Day, All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami yung pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iluhog naming sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Labanan ng Jesus Nazareno. Kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraanaway ang inyong panalangin na dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo ay nilikha ng Diyos upang mananalig sa Kanya. Naway ating pasiglahin at palalimin pa ang ating pagsasaksi sa ating buhay panampalataya. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanam. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamigitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.